17 ng Abril, Miyerkules Santo, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pumunta sa mga punong pari ang isa sa 12, ang tinatawag na Judas Iscariote at sinabi, "Magkano ang ibibigay ninyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo?" Inalok nila ito ng 30 baryang pilak at mula noon naghanap ito ng pagkakataong may pagkanulo siya. Sa unang araw ng piyesta ng tinapay na walang lebadura, lumapit kay Jesus ang mga alagad at sinabi sa kanya, "Saan mo kami gustong maghanda ng hapon ng Pampaskwa para sa iyo?" Sumagot si Jesus, "Puntahan ninyo ang lalaking ito sa lunsod at sabihin sa kanya, sinasabi ng guro, malapit na ang oras ko at sa bahay mo ako magdiriwang ng Paskwa kasama ng aking mga alagad." At ginawa ng mga alagad ang lahat ng iniutos ni Jesus at inihanda ang Paskwa. Pagkalubog ng araw, nasa hapag si Jesus kasama ng 12. Habang kumakain sila, sinabi ni Jesus, "Talagang sinasabi ko sa inyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo." Lubha silang nalungkot at nagtanong ang bawat isa, "Ako ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong magsawsaw ng tinapay sa plato ang magkakanulo sa akin. Patuloy sa kanyang daan ang anak ng tao ayon sa isinulat tungkol sa kanya. Ngunit kawawa ang nagkakanulo sa anak ng tao. Mas mabuti pa para sa taong ito kung hindi na siya ipinanganak pa." Nagtanong din si Judas na magkakanulo sa kanya, "Ako ba, Guru?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi ang mabuting balita ng Panginoon." Pagsasadiwa, "Ako ba, Guru?" Wala naman siguro sa atin ang hindi nakakikilala kay Judas. Yun nga lang, isang hindi magandang pagkakakilala. Judas pa nga ang tawag natin sa mga taong gumawa sa atin ng masama o nagtaksil sa atin. Pero bakit pinili pa rin siya ni Jesus na maging isa sa kanyang mga alagad? Ipinagkatiwala pa nga sa kanya ang kabanang grupo. Marahil nakita ni Jesus sa pasimula na mayroong potensyal si Judas na maging isang tapat na alagad. Subalit, nalihis siya ng pananaw at pag-iisip sa pagdaan ng panahon. Unti-unting nag-iba ang kanyang pagtingin sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Marahil, mahina ang kanyang loob na sundan at sundin ng buong puso ang mga simulain ni Jesus. Nadala siya ng pananaw na taliwas kay Jesus. Gayunpaman, kahit na nga nagkaganoon siya, itinuring pa rin siyang kaibigan ni Jesus. Huwag nating kukutyain si Judas. Tayong lahat ay pwede ring maging Judas. Ganoon pa man, mananatili tayong kaibigan ni Jesus. Pagsasagawa, kailan yung mga pagkakataong tinalikuran mo ang iyong mga pangako noong ikaw ay bininyagan? Huwag mawala ng pag-asa. Kaibigan ka pa rin ni Jesus at patuloy siyang nag-aanyaya sa iyo na bumalik sa Kanya.